20 to 26. Yan po. So, ang ating pong Bible study, normally, we go from the Gospel. Thank you, Edwin. Go to the Gospel and then aatras po tayo sa first reading. We proclaim the Gospel and then we hihimayin po natin muna and try as much as possible makita ano bang elements ng scripture text. Kasi ang ating aim is actually hanapin ano nga ba talaga ang gustong sabihin ng Diyos. More than tayo mag-i-interpret ng Word of God, pinapagamit sa atin ang salita ng Diyos para maunawaan anong kanyang kalooban dahil sa kanyang salita na ibinahagi sa atin sa mga darating na linggo after the 30th Sunday in ordinary time. Okay. So, andito po tayo lahat. Maybe if you could come closer. Ito, maybe you would want to proclaim the, kayo po, would you like to proclaim the gospel? Basahin niyo po. Andyan pala sa page 32. Andyan po yung ating gospel. Kaya po ba kahit walang salamin? The gospel from Matthew 22, chapter 22, verse 34 to 40. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together. And one of them, in the scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandments in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. The second is like, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Lord Jesus Christ. Okay. So, thank you po to proclaim that gospel. May pagkamaikli po and very focused, very succinct. Pero magandang makita, sino ba mga Saduceo different from the Fariseo? Well, pareho silang mga laiko, lay people. Hindi sila mga pare. Pero sila'y dalubhasa sa salita ng Diyos, sa commandments particularly. Pero meron silang ibang pag-interpret. Ang mga Pariseo naniniwala na merong resurrection. Ang Saduceo hindi naniniwala. Para sa kanila, ang buhay dito, that's it. Tapos na. So, walang sumakabilang buhay. Diba? Dito lang. Yun ang mga Saduceo. Ang Fariseo ay sila yung naniniwala. At tingnan niyo po yung introduction nung nalaman nila na si Jesus napatahimik niya ang mga Saduceo, sabi nila, tingnan natin kung patatahimikin niya tayo. Diba? And so, naghanap sila among themselves scholar of the law. So, ang tawag sa kanyan, ano? Lawyer, di ba? Scholar of the law eh. Na merong masters of law. O kaya may doctorate of laws. Di ba? So, let's start with the himay. So, we go by verse. Makikita nyo sa ating LED screen ang ating mga verses. Thank you to Bea Magat, who has been helping us all throughout, behind the in the back room, but serving us every week. So, ano daw ang ginawa ng mga Pariseo, verse 34, when the Pharisees heard that Jesus had silenced
O yun, nagkasama-sama sila. Ano ang isang ginawa among them para subukin si Kristo? Ano tinanong niya? Oh, mahirap yan. Bakit? 10 commandments lang ba? 613. Sa tagal-tagal from Moses, about nearly 5,000 years, they have somehow built law after law after law. Among the 613, which is the greatest in the law? Ano sabi ni Jesus in verse 37? Pero hindi siya nakontento sa isa lang. Ano sabi niya sa verse 38? And so, ano ang kanyang segue sa verse 39? And so, in the verse 40, ano ang kanyang conclusion? Yun. So, ang greatest commandment, dalawa. The first and the second is like it. Kung titignan po natin, ano ang isang parang, sabihin natin, one word, ano talaga ang utos ng Diyos? Love God with all your heart. Love your neighbor. So, pati ikaw, kasali ka. Ha? Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Di ba? So, sino ang sinasabihan ng Diyos, mahalin natin? Ang ating aso? Ang inyong wallet? Ang inyong Louis Vuitton? Ang inyong alahas? Persons. Persons. Yung pwede ka magkaroon ng relasyon. Kasi love is a relationship. Diba? Kahit anong pagmamahal mo sa alahas mo, it cannot return the love to you. Well, sabi nila, a dog is a man's best friend. Pero yung personal love, natawag ka na ba ng aso mo with your name? Hindi rin, no? So, person is God. God the Father, God the Son. Three persons in one God. Your neighbor is a person. You are a person. So, yun daw ang kagustuhan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng commandment, utos? Another word for utos sa Tagalog. Tagalog ba yon? Order? Hamburger, hot dog, ano? Ano? Habilin? Habilin ba'y order yon? Ay. Ah, thank you. Habilin ba yon? O suggestion ang habilin? Admonition, advice? Ano kaya? Kalooban. Ang utos niya ay pinakaloob niya. Kaloob-looban niya. And therefore, kagustuhan niya. And therefore, pagdanais niya. Bakit niya iuutos na mahalin siya sa tingin niyo? Ang swapang naman ng Diyos. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. May pagkaswapang ba yun? Bakit? And then? Okay, very good answer. Ano pa?
Meron bang ibang Diyos? Di ba? There is no other God. So pag meron kang minahal kang iba sa Diyos, kawawa ka naman. Bakit? Papanaw. Maging buhay mo. Maging asawa mo. Maging anak mo. Baka pag tinuon mo ang pagmamahal mo with all your heart, with all your soul, with all your mind sa iyong anak at namatay, na aksidente, baka ka mawala o magwala. Pwede kang mawala. Ayaw kanyang mawala. So gusto niya, maituon mo sa kanyang kalooban, hindi kasi mahalaga siya. Gusto lang niya sabihin sa'yo, abay, ako lang naman talaga ang Panginoon. And so, it is more of, sa kalooban na to, ay parang instruction, aral, turo, di ba? It's a guide. No? Ang kanyang utos is a guidance. It's a governance. Pagsubaybay. Paggagabay. That's how it would be. Okay? So, nakita natin, no? Nagtanong ang scholar of the law at ano daw ang pinakamahalaga pero na-surprise siya, dalawa pala. At yung pangalawa, pareho nung isa, nung una. Ah, ngayon, ano ibig sabihin ng ang pangalawa is the same like the first? Babasa tayo sa first reading. Andiyan kasi sa first reading. Ang ibig sabihin ng the second is just like the first. So punta tayo po sa the book of Exodus. Exodus. Nasa page, so may libro on page 30, 22, 20 to 26. Okay. So, ano po? Sino po ang gusto magbasa? Buena mano. Ayun yung ano? Ayan yung Evelyn. Hindi niya mababasa. Okay. May I okay. Read for him, Father? A reading from the book of Exodus. Thus says the Lord, you shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves in the land of Egypt. You shall not wrong any widow or orphan. If ever you wrong them and they cry out to me, I will surely hear their cry. My wrath will flare up, and I will kill you with a sword. Then your own wives will be widows, and your children orphans. If you lend money to one of your poor neighbors among my people, you shall not act like an extortioner toward him by demanding interest from him. If you take your neighbor's cloak as a pledge, you shall return it to him before sunset. For this cloak of his is the only covering he has for his body. What else has he to sleep in? If he cries out to me, I will hear him, for I am compassionate. Ayan. The word of the Lord. Thanks be to God. So napunta tayo, no? Nakita nyo ba na parang may pagkamalayo sa gospel? Hindi eh. Dito sa first reading, makikita natin, let's ask ourselves with this reading, ano ba sinabi ng Diyos in verse 20 of Exodus 22? Bakit daw? Okay.
Tapos, sa verse 21, ano pa ang sabi niya? Bakit? Ayun. So, ano daw ang mangyayari if you will molest them? And therefore, our fans. Ngayon, ito, mahalaga to, verse 24. Sige, if you led. Ito pa ang gagawin mo sa isang neighbor na mahirap. Bakit? What else? Ano daw ang gagawin niya if he cries to the Lord? Bakit? Ayon. So, patungkol saan to? Is it about love God with all your heart, with all your soul, with all your mind? Is it about the first? It's about the second. But which is the same, is like the first. Kung talagang mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, mahalin mo kapwa mo. Bakit? Nang kasing pagmamahal ng Diyos sa iyo, for I am compassionate. Diba? Bakit mo hindi dapat mumolestyahin ang isang foreigner? Diba? Gaganchuan mo bang foreigner? Sa taxi driver ka, sasabihin mo sa kanya, ay Makati, kung malayo yan. 2,000 pesos papunta dyan. Gaganchuan mo ba? Anong gagawin mo ba? Bakit? Remember, ha? 400 years, you were a foreigner in Egypt. Diba? Naramdaman mo ang maging dehado. Gusto mo ba yon? Gagawin mo ba yon sa kapwa mo? O tungkol naman sa pagmumolestya ng orphans and widows. Kasi sa gera po, pag nag-away, ang natitira, di ba, namatay yung kalaban eh, lalaki eh, naiiwan yung asawa at mga anak. Ang tawag sa asawa, balo. Ang tawag sa anak, ulila. Sa ama. At dahil noon, ang babae, walang trabahong binabayad sa kanya, except prostitution. Hindi binabayaran ang trabaho ng babae. Bakit? Homemaker lang siya eh. Walang babaeng nakasekretarya, teacher, wala. Ang babae sa bahay. At di siya binabayaran sa kanyang trabaho. Siya'y binubuhay ng kanyang asawang lalaki. E pag nawala yung asawang lalaki, sinong bubuhay sa kanya? E mga anak niya, babae din. Diba? So, mahihirapan sila. So, mumolestyahin mo ba ang widow and orphan? Pag yan ay umiyak sa akin, lagot ka sa akin, bakit? Ikaw ay mamamatay at ang asawa mo at anak mo magiging widow and orphan din. Isipin mo ang consequence sa buhay mo. Diba? So yon. And therefore, mahirap. Ano ba yung mahirap? Yung walang kakayahan. Kaya nga umuutang. So huwag masyadong tataas, extortionist. Ang tawag dyan, yung bawal lumabas kasi coding pag Wednesday. Ano tawag doon? 5-6. Pag ang kotse mo, 5-6 or 5-0-6. Bawal ka. So ano yon? Huwag mo lalakihan. Kasi mahirap na nga siya.
Pahirapan po ba? Eh kunyari, humiram ng pera sa'yo, ano collateral? Yung kanyang balabal. Collateral eh. Sabi mo, sige, dapat ngayong gabi, bayaran mo ako. Eh hindi nakapagbayad. Ano gagawin mo sa kanyang balabal? Ay, hindi mo ibibigay. Mali. Kasi lalamigin siya sa gabi, magkakasakit. Lalong lalaki ang utang. Diba? So, sabi niya, if he cries out to me, I will hear him. For I am compassionate. O sige, ano ngayon ang connection ng gospel at ng first reading? Ano nakikita niyong connection? Yes, Sean. The commandment in the Old Testament is still true in the New Testament. Ah, so the commandment in the Old, Jesus holds true, which is love your neighbor as you love yourself. Okay. Kita niyo yung love of self. Paano yun? Sana i-depict sa first reading, love your neighbor the way you love yourself. Sana depict yun? Yung ating mga teachers. Yes? Chit. Ana? Okay, ano? Saan sa first reading, yung tamang-tama to love your neighbor as you love yourself? Bakit? Anong verses ang nasa first reading? The first one, you shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourself. So, inihambing sa'yo, kung ikaw naging foreigner ka, anong damdamin mo pag minolestya ka? Dapat. Dapat. You were once okay. Isa pa, wala na, yun lang? O tandaan mo tungkol sa widow and orphan. You shall not wrong any widow or orphan. Bakit? Kasi pag ikaw? I will surely hear their cry. Pero anong gagawin niya sa nagmomolestya ng widow and orphan? Papatayin. Patayin niya, I will kill you. Hindi naman siya. Yung kaaway niya, kapatayin siya, di ba? Yes, Father. So, ano mangyayari? My wrath will flare up and I will kill you through another person. So, yes, Father. Ano mangyayari? So, natikman mo ngayon ang ginawa mo sa widow and the orphan. Kung mahal mo ang sarili mo, ganun din dapat ang gustumihin mo sa kapwa mo. Di ba? On both levels. Kung ikaw ay may pagkakautang, ano sanang gusto mong trato sa'yo? 5-6 ba? 20% in one day? Hindi, no. Di ba? May collateral, kailangan. Yun ang napag-usapan nyo na. Di ba, Father, ganun? Kunyari, uutang ka, to be fair, so what is it that you want me to place as collateral? Kung yun ang sinabi niya, di yun ang susundin ko. Yes. So everything is just. Okay. Eh hindi niya nakaya bayarin in the proper time. Eh di magbibigay ako ng extra day or time. Ang tawag doon? Extension. I am compassionate. Compassionate. Maawain ako. May awa ng Diyos yun. May awa ako. Okay? So, pagmahal mo ang Diyos ng buong puso at yung pagmamahal sa kapwa gaya ng sa sarili ay kamukha, ay kahalintulad, kasimbigat ng pagmamahal mo sa Diyos. Anong gusto niyang sabihin with the first reading? Anong dumadating sa atin? Yes, please. Yung
yung intindi ko po kasi... Lakasan mo. Yung intindi ko po kasi, di ba, ang sabi, the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Okay. Same yung second commandment dun sa first commandment. Okay. Okay. Kasi, tama po ba, sorry po, baka mali yung makote ko. It's pero okay. Meron pong gospel na sinabi ni Jesus na kung ano yung ginagawa mo to the least of my people, you do it unto me. So, kung yung neighbor mo, pinakitaan mo ng hindi mo minulis siya, in-extend mo yung tulong kapag nangungutang siya, kung ibabalik mo yung sa tingin mong nawala niya kasi yun lang ang meron siya, lahat yun ginawa mo para kay Lord. Kasi siya yun eh. Siya yun, tapos ibinabalik mo pa rin sa Diyos yung pagmamahal na yun. Okay. So parang inihalin tulad mo sa ginagawa ng Diyos. God would have done that to the person. In fact, God always does that to us. Diba? Palagi tayo may utang sa Diyos eh. Pero hindi naman tayo, diba, sinisingil ka agad. Binibigyan tayo ng pagkakataon, no, to recover. So, diba sa Genesis, ano ba tawag sa atin? We are made in the image and likeness of God. Sabi mo, God is love. So, paano tayo magiging image and likeness of God if we don't know how to love? And so, bibigyan ka ng neighbor para matuto kang maging kamukha ng Diyos. At yung neighbor na yon, parang ikaw yung mas Panginoon at siya yung mas mababa. Ikaw yung mas malakas at siya yung mas mahina. Diba? Pero ano? Ang ugali, ano ang pag-uugali, ano kanyang deference sa mas mahina sa kanya, hindi niya minumolestya, hindi niya tinitake advantage. Sa kabila, being compassionate, siya, naawa siya. Alam niyo ba na ang ating kapwa ay hindi naiiba? Kasi sa Tagalog, ang kapwa ay kapwa-tao. Tao siya. Tao ka. Diba? So kung ang kapwa mo ay ginawan mo na mabuti, ginawa mo rin naman yan sa iyo bilang pagkatao mo sa taong ito. Kapwa-tao eh. Diba? Hindi siya iba. Siya ay kapwa mo. Kapwa-tao mo. Extend natin ng konti, ang Diyos ba naiiba o naging kapwa natin? Bakit nagkatawan tao siya? Diba? Kung ang Diyos mismo, ibang-iba talaga, iba siya eh. Siya may gawa ng langit at lupa, siyang makapangyarihan, siyang lahat. And yet, ginusto niya, kalooban niya, na, ginusto niya maging kamukha natin, mahina at maliit. So, tinuturuan lang niya tayo ang tamang trato sa isa't isa. Kaya nga, pwede natin tanawin dito eh, no? Pag nagkukumpisal ka ba, ano ba sinasabi mo sa pare? For I have sinned. Ang lahat ng iyong kasalanan tukol saan? Hindi sa Diyos. Paano? Minura mo ba ang Diyos? Hindi naman. God. Madalas nating kasalanan, labag sa Diyos o labag sa kapwa? Sa kapwa, bakit? Eh, siya yung kasama mo eh.
Although kasama mo ang Diyos, di mo siya nakikita. So, ang hirap mong pulaan, ang hirap mong i-criticize, ang hirap ka mag-murmur, di mo naman nakikita eh. Pero yung kasama mo araw-araw, di ba? Katrabaho mo araw-araw, o di, yun ang palagi tinatamaan, di ba? So, kitang-kita mo, naghihirap na eh, kinatamaran mo pang tulungan. O di, siya ang tinamaan. Pero, sabi ko nga, kasi nga, yun ang nakikita natin. Pero sabi ng Panginoon, whatever you did to the least of my brothers, you did it to me. Kasi nga, naging tao siya. So, kung ganito, ito ang pinaka gusto, pinaka kalooban, ito ang pinaka, hinahihiligan ng Diyos. Ito talaga ang gusto niyang mangyari. Magmahalan tayo. Madali ba? Madali po? Di ano? Ang hirap, no? E kaya nga, may sign of the cross tayo eh. Pag nakita mo yung iyong asawa, ang hirap dalahin. E di ganito ka na naman. Eto na naman siya, papasok ng bahay. O magbubukas naman ng bibig. Cross ka ng cross, siyempre. Diba? Totoo, no? So, ang mahirap talaga. Diba ang Diyos perfecto? Diba? Eh, bakit pinasama tayo sa mga hindi perfecto? Diba? Para tayo humusay, maging kamukha niya. Diba? Bakit perfecto ka na ba? Hindi pa naman pala eh. Di para hubusay ka din, isasama niya sa iyo ang tutulong sa iyo para maging mahusay ka sa totoong kanyang kalooban. So, anong gusto sabihin sa atin ng Diyos ngayon sa ating buena mano? Ano kaya sinasabi sa iyo ng Diyos sa narinig nating salita niya? Galing sa salita niya, more from the word, anong dumadating sa iyo na sinasabi ng Diyos? Personally po, ang dating sa akin na because God is love, kailangan natin magmahal kahit na anong klaseng tao. Kasi medyo challenging dahil hindi naman po pare-parehas ang tao. Merong lovable, merong medyo mahirap. Pero ganun pa man, because God is fair, God is love, we have to be fair with everyone. So kung paano niya tayo minamahal, gusto niya, ganun din natin mahalin yung kapwa. Because if, yun nga, if we do that to our neighbor, ginagawa natin yun para sa kanya. Yung nasabi mo may mga taong unlovable, may pangalan ba yan? May hugot ba yan? Di ba meron ano? Pero huwag nating sabihin. Di ba lahat naman tayo may ganyan eh. Lahat tayo may ganyan. Okay. So maganda. Di ba? Kasi we come into our lives with people that are not easy to love. No? So, iiwanan ba natin sila? Hindi na ba natin sila papansinin? No? So, mahirap yon. Mahirap yon. Yung binati mo na ng 5 beses, hindi ka pa rin ibinabate. Ano nangyari sa'yo? Panis ang laway mo. Diba? Mahirap eh. Mahirap dalhin yon. Diba? Okay? Nakita ka ba sa opsina? Pumunta kayo sa kantin? Nakita ang kaisa-isa na lang upuan, yung tabi mo, eh hindi kanya gusto. Ano ginawa niya? Hindi na lang siya kumain. Di ba? At kitang-kita mo, umalis na lang siya sa kantin. Di ka ba naaawa doon? So, pero mahirap, di ba? Na in a way, ganun ang trato. And yet,
pag nakita mo kaisa-isang upuan na lang at naandun ba siya sa kabila, nauna siya sa'yo, tatabihan mo ba? Mahirap din, di ba? Baka siya naman kaagad ang umalis. Di lalong mas malaking away. Di ba? So, wag na lang. Di ba? Yes, Chit. Okay. Kasi wala mangyayari din eh. Kaya katulad ng example na buko dyan, hindi mo gusto. Tapos pag nakita ko, hindi mo rin pupuntahan. Wala mangyayari sa ganun. Parang God is asking you to do much better than that. Okay. Bakit if you do much better than that, what will happen to you? You become a better person. And who is the best person? Ang Panginoon. You become like God. Yes, please. Father, may I just add? Kasi I remember sa Last Supper, nagbilin si Jesus sa mga apostles na love one another. And then dinagdag niya, they will know you are Christians by your love for one another. So in short, parang sinasabi ni Jesus na ang tatak ng isang tunay na Christian ay nagmamahal sa kapwa. Na unless kahit gawin mo lahat, nyari, dasal ka ng dasal, lahat ng sacrifice ginagawa mo, offer ka ng ganito, generous ka, but you do not have love for one another. Hindi, I mean, parang ibsabihin, hindi yun ang hinahanap ni Lord. Ang hinahanap lang niya ay yung love for one another para matawag kang isang tunay na Christian. Thank you. Very good, yes. Very exact. Yes, please. Yan, maganda. Father, yung sinabi ni God na yung about the widow, kasi Father, may experience kasi ako niyan, Father. Meron kami kapitbahay na widow siya. He got 3 kids, lahat na sa kanya, nakatira. And then, ito yung sinasabi na pag tumatawag yung tao at naghihingi ng tulong, hindi mo siya mahindian, Father. Kaya yun yung blessing sa akin ni God every day is yung grace. Kasi kahit na every time na lumalapit sa akin tong widow na to, wala nang siya kundi manghiram for his kids, sa mga anak niya. Dahil nagda-drive lang ng mga tawag mo doon yung tricycle. Oo. So, ako naman po, even though yung sometimes yung patience ko, parang na rin, hanggang saan ba to, Lord? Kasi parang hindi naman siguro ako nakatulong dahil kung tutuusin ko, almost 20,000 na yung nailabas ko. Pero yung isang daughter niya, nagkasakit, nagkaroon ng cancer, siya talaga nang hiram sa akin. Hiniram niya dapat supposedly 30,000 for his Pero sabi ko, wala akong ganyan. Pero sige, pahiram ko to, wala tong interest. Para lang siya makapagbili ng kanyang needs. And then, after that, usapan namin, he will pay me monthly. Kasi para naman maano din yung monthly na binabawas sa sweldo ko. Kasi loan lang din yun eh. Pero hindi niya nagagawa, Father. Kasi ang nangyari, nag-worst yung niya, situation, kaya kailangan na niya magpakimo. So ngayon, nag-stop yung namin, usapan namin. Kasi nagbayad siya ng 1,000, pero hiniram niya ulit. So naging 10,000. Pero walang interest yun. Pero hindi ko na lang din inisip yun, Father. So ito naman yung si mother niya. Parating yan tumatawag every morning. Basta malakas yung boses niya. Minsan hindi ko na siya sinasagot. Kasi alam ko na naman yung sadya niya. Pero kaya nga yung question ko, hindi ko siya sinagot kanina, Father, pero nakukonsensya naman ako. Kasi ngayon, yun to ang pinag-usapan. Sabi ko, saan bang gagawin ko dito, Lord? Sabi kong ganun. Kasi,
questions ko pa kay ano ba to Lord? Natutulungan ko ba sila o talagang naging ano na sila sa akin, dependent? Pero ang sagot sa akin ni Lord, sometimes may provisions din siyang binibigay sa akin kasi mayroon din akong good news. Sinasabihin na, oh, I deposited to your account something from my ano friends, ganun. Or, kaya, inaano naman niya, binabalik din niya sa akin kasi siguro, sabi ni Lord, naiinis na to eh. Kaya parang hindi na to nagpapahir kasi hindi ko na sinasagot sila, Father eh. So, kanina, binigay ko na lang yung hihiramin niya kasi hiram naman siya ng meron siyang utang na 800, dadagdagan niyang 1,200. Pero hindi man lang niya na-mention kung kailan siya magbabayad, kailan siya ulit. Parang ganun. Kaya parang sabi ko, bahala ka na Lord, total. Basta wag mo lang akong ano eh, na wala akong maibigay. Until na wala akong maibigay, kasi I will stop. Pero as long as nagpo-provide siya, ito yung sagot niya sa akin to Father na, kasi widow siya eh. Kaya parang naano ko din na, ganun talaga, pag wala kang katuwang, ganun kahirap. So, kailangan ko ba talagang yung kanyang nakukuha sa kanyang, anong tawag mo dun sa government natin, yung ano na pension, kukunin ko pa ba yun? Eh, doon lang siya nabubuhay, yung kanyang maintenance, everything. Kaya, anyway, si Lord di naman natutulog siya. I could be like him. Yung patience mo talaga na, ano, na, thank you, Lord, for that, ano, grace. Yun. Talo mo BPI tsaka BDO. ATM. Okay. Well, ang mahalaga is that as you said, no, titingnan mo ngayon ang iyong kakayahan at ano ang kondisyon ng taong ito. Madalas, I would think that hindi lang naman ikaw eh ang naandun. Pero pwede kang maging tulay. Hindi naman palaging ikaw talaga mag-aabot ng pera eh. Pero pwede mong itulay kasi normally ang mahirap po, walang boses sa gobyerno. Pero pag ikaw is a taxpayer, ikaw ay merong certain standing sa community, you can always become the voice of the poor. And so not necessarily it comes as monetary, financial, but it could be a community that takes care of its weakest members. And sometimes, more than a cooperative, it's sometimes how the taxes of the people would help the weaker members of the society. Diba? What are taxes for if not that society will not parang become disorderly and chaotic because walang tulungan. Diba? So, I'm sure there are more challenges. Paano mo titingnan ang iyong sarili as a conduit, as a channel. But it is a channel out of love. You know, when Mother Teresa met us, mga seminarista, and what she asked of us is kung maaari pumunta kami sa Tayuman. At sabi namin, Mother, anong gagawin namin? Bibigay kami ng pera? Hindi. Alam niyo, kami mga madre, hindi kami marunong magbalbas ng mga lalaki, mag-shave. Kayo mga seminarista can do it. Pero ang magandang sinabi niya, you know, itong mga taon to, dahil nakalimutan na sila ng kanilang mga kamag-anakan, nawala ang touch, yung humahawak sa kanilang bisig, sa kanilang kamay, nawala na yung parang personal na touch na yon. At yun lang gawin nyo. Magtoka kayo every week na merong magbabalba sa kanila, that's enough. That's already an act of love. So love can become very inventive, can become very creative. Yes. Yeah. But anyway, you're right na minsan mabigat kasi ikaw lang ang kilala at ikaw na lang sa iyo na tinuon lahat ng kanilang pangangailangan. Yes.
at feeling guilty ka naman pag hindi mo tinugunan. Diba? Okay. So, mahirap magmahal. Siguro isa yung message, no? As it said, especially, the difficult to love. Madaling mahalin ang lovable. Pero ang pinakamahirap, yung unlovable. No? Kasi, mabigat, ika nga. Mabigat. It's a burden. It's burdensome. Yes. When I was in PLDT, I worked in the public relations office of PLDT, you know, and I covered the whole of the Philippines. And my prayer every morning when I got out of bed, you know, my first prayer, because I have a set of prayers, you know, in the morning. My first prayer is that, Father, Jesus, Lord Holy Spirit, you know, help me to love the unlovable. And help me to like the unlikable. And then glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. And true enough, you know, may pupunta sa'yo, mabigat yung ano dugo mo. Sometimes, no? But because of my prayer, perhaps, no? I welcome them inside of my office, no? And we discuss matters, no? That's it. Thank you. So it becomes a mindset, how you begin the day, no? Diba? So that if it really happens, you are ready in your heart. Actually, we are greater than ourselves. Alam niyo yung greatness natin? Beyond our money, beyond our strength, we have the human spirit. Meron tayong soul. Meron tayong spirit that is capable of doing more than what you are obliged to do. More than what you think you can. Why are athletes able to surpass their records of the past? Because of the human spirit. Everyone has got a human spirit. And so what you think is not easy as unlovable, and yet becomes really an opportunity to love even more, then you become more than before. Diba? You're becoming better than before. So yun po ang nangyayari. So God gives us those opportunities. Binibigyan tayo ng pagkakataon to become like Him. For I am compassionate. Ika nga, yun yung parang sabihin natin ang mantra. Ito sabi niya tuloy, I love you, Lord, my strength. So ikaw ang aking muog. You are my rock, my fortress, my deliverer, my shield, my the horn of my salvation, my stronghold. I am safe from my enemies. So the Lord lives and blessed be my rock. Extolled be God, my Savior. Sabi mo kanina, the Lord is alive. Pinagbibigyan din naman ako ng Diyos in many different ways. He showed kindness to your anointed. Whoever loves me will keep my word, says the Lord. Gospel acclamation. My Father will love him. We will come to him. And so you are not alone in your love. If God is love, He will join you to make that love possible. Anything else you'd like to share? Yes. Share ko lang din po. Based on my personal experience, dati din po kasi akong PLDT. So, mahina po. Hello. Dati din po kasi akong PLDT. So, nung ever since naman po, mas goer ako. Tapos nagsiserve din ako. Kaya lang, may mga times talaga na medyo nalilihis. But then, na-realize ko na yung katulad nung sinabi ko kanina, hindi madaling mag-love. Especially kung
unlovable. But then, pag meron tayong conscious effort na lumapit kay Lord, magkaroon ng personal relationship sa Kanya, it becomes easier. Na nag-guide kasi tayo niya eh, like first thing in the morning, minsan na-experience ko yung, Lord, bakit ang baba ng pakiramdam ko? And then I stop. Tapos, simple lang, tumahimik lang ako. Tapos ang dasal ako ng One Our Father. Yun na, minsan naman, tinititigan ko lang yung Divine Mercy sa wall. It's as if marami na akong nasabi. So, there are different ways na pwede tayong lumapit kay Lord to improve ourselves. And from there, magiging madali yung mahirap na gusto niya, which is to love one another. Thank you po. So, magagawa mo what seemingly impossible gawin. And that is the cross. And that is a human person, as all of us are human. And yet, because of the Father. Alam nyo kay St. Luke's Gospel, nasabi ko na dito one day, si St. Luke, yung first word, 7 palabras, galing kay St. Luke. Yung pangalawang 7 palabras, galing kay St. Luke. Yung pangatlo, behold your son, behold your mother, galing kay St. John's Gospel. Yung pang-apat, pwede mong kunin kay Matthew o kay Mark. Tapos yung panglima, galing yung kay St. John. Pang-anim, galing yung kay St. John. Diba? Pero yung panghuli, pang-pito, galing yon kay St. Luke's Gospel. Si kay St. Luke, Father, forgive them, they do not know what they're doing. Yung last word ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Buong time na nasa cross siya, kausap lang niya ang Ama. Kung nagsimula sa Ama, Father, nahuli sa Ama, Father pa rin. So yung 3 hours na yon, wala siyang sinasabi, kundi patungkol sa kanyang sinasabi sa Ama. And he felt he was never abandoned. Kasi yung fourth, my God, why have you abandoned me? Wala yan sa gospel ni Luke. Nasa gospel yan ni Mark or ni Matthew. Kay Luke, wala yan. Kasi, ang sabi kay Luke, ang sabi niya, Jesus was with the Father. He never felt alone because the Father, ang aking Ama, always connected with the Father. Sabi niyo nga yun eh. Alam niyo, hindi man dahil palasimba tayo, wala tayong pagkakasala. Pero isipin niyo na lang, pag hindi kayo palasimba, anong klaseng ugali niyo kaya? Di ba? Meron kilala eh na yung kanyang amo palasimba pero nagmumura. Sabi ko, ano kaya pag hindi nagsisimba pa yan, baka napalo ka na. Di ba? Pasalamat ka na nagsisimba pa rin. At siguro, hindi naman masahol. Pero anyway, tama din ang mga tao nagsasabi, eh palasimba ka, malapit ka palagi sa Diyos, bakit hindi siya parang rubs on you? Ganon. It needs that He rubs on us. So dapat maapektuhan tayo ng ating nilalapitan. Diba? Pag pumunta ka sa beach at pumunta ka under the sun, from 10 o'clock to 12, paglabas mo doon, maitim ka na. Nasunog ka ng sun. Eh, pag ikaw ay nagsimba, paglabas mo ba, meron kang tanned o hindi? Sa kakasimba natin, dapat it rubs on us. Yes. Father, takasan niyo po. I would like to comment yung fault, sometimes it's taken out of context. Yung fault? Yung father, why have you forsaken me? Jesus was reciting Psalm 22. So, from the start, it might seem that
he complains about being perfect. But if you read the whole Psalm 22, it in the end it is about obedience to the will of the Father. But sometimes during Good Friday, it is only the first line. The first line, why have you? But if you read the whole Psalm 22, it is only part of that. So as you said, he was with the Father from the start to the finish. So it should not be taken out of context. Yes. Well, it's beautiful that you said that it's Psalm 22. It would be nice, no, to look into that psalm. Na ito yung siguro nilagay sa gospel. Kasi merong mga moments that we feel really na nawala ang Diyos. And yet, as he said in the psalm, pag binasa mo yung buo o dinasal mo yung buong psalm, ang ending niya eh, but I trust in you. Pero yung feeling of being lost and confused, totoo din yun. Diba? Huwag mo lang itigil nga sa first line at yun ang comment mo. Pero ganun nga ang maraming tao din. Feeling of being confused, lost, and all alone. Pero, he's right in saying that that Psalm 22 is even very predictable of what will happen to Jesus on the cross. Yes. Actually, it is a psalm of King David nung hinahabol siya ni Saul. He was being pursued by an army. Kung saan-saan na siya sumuot eh naandun pa man din siya sa desert, sa katatago sa desierto. So in many crevices, you know, little caves, that's where he was doing. Siguro nakapagpago din siya. And that is a psalm that he prayed about being, feeling all alone, despairing in a way somehow. But as you said, in the end of the psalm, he trusted in God. Sabi niya, alam mo, pag nabuhay ako dito, ipagsasabi kita na mabait ka talaga. That's the beautiful psalm. And that's what Jesus said. No? Nangyari kay Jesus, and then, nung nakalusot siya, hindi, namatay siya eh. Hindi, nabuhay siya uli. At ipinagbunyag niya, iba talaga ang aking Ama. So there you are, we have this beautiful Gospel of Matthew, chapter 22. And as I said, di ba, for three Sundays, ang parang kausap ni Jesus ay ang mga chief priests and elders. Last week, nagsimula yung Pharisees. Ngayon, Pharisee. Next week, Pharisees ulit. Pero after that, meron ng ibang kausap siya. Buong mundo. Yun ang kanyang tatalakayin. And you know that there are only 34 Sundays of ordinary time. Nasa 30th tayo. The last four are 31, 32, 33, 34. And that's Christ the King on 34. So we shall be ending with the Gospel of Matthew by November 26 of this coming month of November. May I just ask you if you would like, no? Pero it's a very kind of not just suggestion, but it's parang it's a wish of the Holy Father. Sa Friday po, it's fasting and penance and prayer for peace in the world. Very volatile po ang situation ng mundo at this time. And he's asking all of us, as it is maybe the request of the Blessed Mother in 1917 before the First World War, to pray for peace. And it was even had a Second World War. And now, meron tayong very, very unsettling situation in Israel.
So I think it's good to have a common time, a common parang request on the part of God to be united with the wish of the Holy Father for peace. But it is brought by penance and prayer on a Friday, that is October 27. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And may the good Lord bless you and keep you safe. May His love always dwell in your hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. God bless you all. God bless you.